Crush pa ba kami ni Papa? Wala bang ano dyan? Wala ba akong magpupunas man na sa amin? Pinapawisan ako eh. May lights eh. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ulit si Kuya Mark Alcala, back for another vlog. Ayan po yung nanay ko, nagkakape pa. So magkakasama po kami nag-breakfast. Ngayon po, ang vlog natin is makakasama po natin ang ating minamahal na punong lungsod, Mayor Roderick Dondon Alcala. Siya po ay makakakwentuhan natin. So let's go! Good day po, kapwa kulusinahin. So ngayong araw po, napaka-exciting na araw ngayon dahil makakausap po natin ang ama ng lungsod ng Lucena, walang iba ang aming ama, Mayor Roderick Dondon Alcala. So ngayon, magkakaroon tayo ng oportunidad na matanong siya ng mga questions na marami na siguro ang gusto magtanong sa kanya ng mga ganong klaseng questions. So dito po niya sasagutin sa ating vlog. Okay, pwede. Kahit ano, Kuya Mark. Wag lang ang tungkol sa love life. Ang tanong, nung bata pa po kasi ako pa, alam ko naman na nasa politika ka na, pero nung bata ako, ang alam ko lang about sa politics, maraming pumupunta sa bahay natin nung panahon na yun. So, baka naman may didiscuss mo sa amin kung ano ang mga nangyari kung bakit napagusto ka sa larangan ng politika. Actually, sabi ko nga, kaya tayo napapunta sa larangan ng politika, parang aksidente lang. Pagka-graduate ko po ng college sa San Beda, makikita natin na tayo po ay natanggap sa isang bangko sa Makati. So, kinukumpute ko po, ang sweldo ko lang po noon ay 3,800. Ang board and lodging po ay 1,800. May matitira sa akin 2,000. Lagi po akong naka-long sleeve, may necktie. So, hindi ko maisip na kung ito ang magiging buhay ng isang Dondon Alcala. Nagkataong inimbitahan ako ng kaibigan ko na taga Palawan, si Parin Jeff. Tatlo po kami, nagpunta kami ng Palawan. Sabi niya sa akin, ba't hindi natin subukan ng SK? Nagkataon na may pera sa akin ang lolo noli mo noon, ginamit ko sa pagpapakilala bilang SK. At binuwenas ako dahil wala akong nakalaban sa Barangay 9. Pagkatapos, nagkameron ako ng boto na 22 out of 33 SK Federation chairman. Kaya makikita natin, naging konsehal po tayo. Bukod po dito, naging challenge din sa akin. Dahil before ako lumaban ng SK, noong 1992, apat sa ating mga kamag-anak, 0-4. Dalawa sa congressman, naglaban ng ating kamag-anak, parehong talo. Lumaban ng vice mayor, isang kamag-anak natin, talo. Lumaban isang kamag-anak natin. Puro talo pala. Vice governor, vice mayor, dalawang congressman, apat sila, talo. Puro talo. So, nung sabihin sa akin mag-SK, lumaban ako ng SK at pinalad naman po tayo. At hindi lang basta tayo pinalad. Biruin mo, nang maging SK Federation President tayo, wala tayo halos ginastos. Nanalo tayo. Binuenas din tayo. Ang number ko 22. Kaya favorite number ko yun. Lumaban din ako sa national. Lagi akong vice president for Luzon. At nakakuha ako ng 22 votes din. Wow, so, ibig sabihin, buenas eh. Kaya makikita natin, ito na po yung naging start. Nag-SK ako. Pagkatapos, naging konsehal tayo. Nagi tayong executive assistant. Nagi tayong chief of staff. Nagi tayong vice mayor. Ako lamang, sabi ko nga, sa politika kasi, 70% is timing. Nang makakita ako ng timing noon na nabakante ang vice mayor, pinag-aralan kong maigi at lumaban tayo ng vice mayor. Kaya pinalad naman tayo naging vice mayor. And the rest is history. The rest is history. Nagsimula sa isang aksidente, buti na lang naging grasya, hindi disgrasya. No? Tama, kuya. Bakit naman ang naging battle cry mo is tinawag na Bagong Lucena? Ako po ay laging naikot sa ating mga kababayan. Nakikita ko po yung mga kailangan po nila. At hindi ko ito maibigay sa kanila. May mga instances na binabanggit ko sa iyo, vice mayor ako, papasyal ako sa mga namatayan. Pagpasyal ko, makikita ko, ang pinagbuburulan ay misla. Ah, totoo po yun. Pagkatapos, makikita mo, Kuya Mark, sisingilin po ng punerarya, 70,000. Meron din ako napuntahan noon na hindi ko makalimutan. Pagpasyal ko, Kuya Mark, walang pambayad, pati cellphone, kinukuha ng punerarya ang cellphone, mailibing lamang. So, ito po yung mga concept na napunta sa ating isip. Ganon din, Kuya, nung ako po ay officer, national officer ako ng SK, napunta ako sa iba't ibang lungsod, ibang probinsya. At pag ako'y napunta doon, nakikita ko yung mga different programs nila.
nakita ko itong mga bagay na ginagawa nila. Bakit wala nito sa lungsod ng Lucena? Kaya pamula noon, sinabi ko, naging battle cry ko na po, kinakailangan ibigay din natin ang mga serbisyong ito para po sa mamamayan ng lungsod ng Lucena. Kaya nagkameron po tayo, boom to tomb, para po sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lucena. Yeah. Ang ganda kasi pag sinabing bagong Lucena, edi yun na yung marka ni Mayor Roderick Dondon Alcala. Na talagang nakakatuwa na yung mga serbisyo na ibinibigay niya, simula pa pala noon ay nakikita na niya kasi. So maganda, nung nagkaroon siya ng chance na i-apply niya sa lungsod ng Lucena. Marami po kasi nga tao ang nagsasabi, magulo daw po ang mundo ng politika. So ano po ang nagbigay sa inyo ng drive or urge para tayo po ay pumasok sa mundo ng politika? Habang nataas ang antas ng ating pagpasok sa politika, di yan na nagkakameron ng mga tinatawag natin na black propaganda. Opo. At part ito, dapat kasi, sabi nga natin, Kuya Mark, hindi tayo balat sibuyas. Dahil pag balat sibuyas tayo, hindi tayo po pwede sa politika. Part ito. Pero dapat, alam naman ng mga kababayan natin kung sino si Mayor Dondon Alcala. Kita mo nga, ginawa nga akong drug lord. Hindi. Ginawa nga akong drug lord ng ating mga kalaban. Sabi ko nga po, si Papa kasi kami ni Papa, hindi kami nagiinom. Hindi kami naninigarilyo. Wala kaming bisyo. Tapos sabi ko, laging drug lord pa yung tatay ko. Di, ang galing. Ako eh, natutuwa lang dahil sa mga ganito kasing klase ng issue. Naging matibay ang aking may bahay, si Maji. Naging matibay din si Kuya Mark, si Don Marie, si Graciel. Nag-aaral pa kayo nun. Kita mo naman. Ano sabi lang ni Graciel? Wala akong pakialam kung ano man ang sinasabi nila. Dahil kilala ko at tatay ko. So, doon, eh, tayo po ay gumaan sa akin yun. Dahil bilang politiko, kaya ko kasing labanan ang lahat ng bagay, wag lang ang tungkol sa pamilya ko. May mga bagay na pwede tayong ibigay sa ating mga kababayan. Makapagbigay tayo ng tulong, development sa ating lungsod. Ito yung mga bagay na kahit ano ang ginagawa ng ating mga kalaban, nakakatanggal ng pagod, nakakatanggal din po na sinasabi natin paghihirap sa ating loob, yung tayo'y pasalamatan, at kahit sa maliit na bagay, may tulong tayong nagawa para po sa kanila. Yun po kasi yung maganda kay Papa. Kahit siya ay inaatake na ng gano'n, hindi niya po iniisip na ibalik sa mga gumagawa nun sa kanya. Kaya napakaganda po na habang lumalaki kami, naging gano'n po ang mindset ng aming ama. So kami rin, katulad ngayon, gano'n na rin po kami. Hindi po kami nag-iisip na masama sa kahit sino. At ako naman, Kuya Mark, ay nagpapasalamat din. Dahil kumbaga, hindi ko pa man sinasabi sa iyo, nakikita ko na kaagad na ang politika hindi dapat painitan ng ulo. Yes. Dapat ang politika palamigan lamang ng ulo. Kagaya na binabanggit natin, kita mo naman, nag-start ako, ang kapitan ko sa 10. Pero ngayon kita mo, lahat ng kalaban ako pa ang nakikiusap. Opo. Ang kalaban, iniipon, kinakampon. Ngayon, lahat ng barangay captain, 33 ng barangay captain natin, kaibigan natin. Kaya nakakatuwa po kasi dito sa lungsod ng Lucena, lahat po ng 33 barangay captains ay kaibigan po natin. Hindi lang basta kakampi, kaibigan po natin lahat. Kaya napakadali po magbaba ng servisyo dito sa lungsod ng Lucena. Dahil nakita nyo naman po nun eh. Katulad sa kwento nyo, nakita nyo dati kung ano ang estado ng lungsod ng Lucena. Nakita nyo na ito umangat ng umangat. Kaya kung titignan natin Kuya Mark, kita naman nila. Hindi ako nagpe-play favorites. Yes. Maging sa mga schools natin, kita naman nila. Apo, apo. Kung ano lang ang kaya kong ibigay, gusto ko, kahit ikay kaibigan ko na nandito sa school, kung ano pwede kong ibigay dito sa isa na hindi sumusuporta sa akin, yun din ang ibinigay ko sa kanila. Ganun din kasi yung ginagawa mo sa amin. Para sa inyo, sa mga ko. Hindi ako nagpe-play favorites sa inyo. Pag wala. Ayan. Pagka meron ako pwede ibigay, ibibigay ko sa inyo tatlo. Pag hindi ko kayang ibigay, hindi ko ibibigay. Pag nagbibigay tayo ng programa, kahit sa ating senior citizen, hindi porket kalabang kita sa politika, hindi ka na makakatanggap. Sa atin, lahat nakakatanggap. Ganon din, pag namimigay tayo ng libreng school supply, hindi ko naman sinasabi na ang bibigyan lang natin, lahat lang nakakampi. Hindi po tayo namimili, lahat po binibigyan. Kahit anong services natin, makikita nila, kahit sa paaralan natin sa DLN, basta't nakapasa ka, may tama kang grade, ang mga politiko hindi makikialam. Yes, so, lesser din ang burden na nalapit sa akin. Dahil sinasabi ko, wala po akong magagawa. Kung qualified kayo, makakatapos po. So yun, medyo light naman tayo. So Papa, saan naman ang galing yung pangalan ko na Mark Don Victor Alcala? Alam mo,
Kuya Mark. Sabi ko nga ba, kita mo naman. Bilang panganay kong anak, ang pangalan mo, Mark Don Victor Benitez Alcala. Ang haba. Pangalawa natin, si Don Marie. Pero yan eh. Don Marie Victor Benitez Alcala. At ang ating bunso, Gracian Don Victor. Dahil ang tunay na pangalan ni Mayor Don ay Roderick Don Victor Sagi Peter Alcantara Alcala. So, sobrang haba. Mas mahirap ako ng bata pag ako'y nagsusulat. Kaya kung makikita mo, ang pangalan ko ay Roderick, pero ang palayo ko ay Don Don. So, doon natin nakuha yung Don Victor. So, nung bata daw kasi ako, Kuya Mark, nung bata ako, ako daw po ang kauna-unahang apo ni Governor Anacleto Alcala. Kauna-unahang apo ng lalaki. Kaya lahat ng mga tiya ko nagbigay ng pangalan. So, pinahirapan yung bata na si Don Don. Pinahirapan po tayo. Hindi ako nagkakamali. Ako rin yata ang kaunahan sa side natin. Ano? Sa side naman namin, ikaw din ang kaunahang apo ng lalaki. Apo ng lalaki. Both sides. Ikaw ang kaunahan. Kaya muntik na rin mahaba pangalan mo. Muntik na rin. May ihahaba pa pala yung may ihahaba pa. Nabitin pa yun, ha? Noong lumapit ako sa iyo, Papa, at napag-usapan natin, nasabi ko, gusto kong sumunod sa iyong yapak. Ano naman ang, paano ka nag-decide na ako ay suportahan mo at payagan mo na sumabak sa mundo ng politika na alam mo namang napakahirap ng mundong ito? Okay, sa amin kasi, Kuya Mark, alam mo naman na sa amin ang iyong ina, kung ano man ang ginugusto kasi niyong tatlo, na andito lang kami para suportahan namin kayo. Nang ikaw naman ay napaibig, silently ay ako'y natuwa. Dahil sa haba ng aking paglilingkod sa lungsod ng Lucena, masasabi natin na dito ako nag-start magtrabaho, dito na ako magre-retire. Silently, nung sabihin mo na gusto mo maglingkod, alam ko na ikaw ay pinalaki namin at maganda ang gagawin mo sa ating lungsod. Silently, tahimik ako, pero nung sabihin mo yan, all out support naman ako dahil alam ko na kung ako man ay naging isang maigi, hindi na magaling, maigi or tama lang. Mas maganda yung maigi. Maigi, maiging ama ng lungsod ng Lucena. Sa pagpapalaki namin sa inyo, alam kong malalampasan mo kung ano man ang nagawa ng isang Mayor Don Don Alcala. Taas ng standards natin. Pero gagawin po natin ang best. Kaya nakakatuwa po kasi sa amin po kasi ni Papa. Dito sa pamilya, hindi po kasi kami yung parang, anak, maging ganito ka, maging ganyan ka. Wala po kaming usap na ganun. Kung ano yung gusto mo, todo support lang. Kung bumagsak man yan, kung mag-fail, o kaya mag-succeed yan, e-learning lessons lahat yan. Kaya maganda po sa amin, all-out support lang palagi. Kung ano naman ang nakita mong qualities ko para ako ay sumunod sa iyong yapak. Okay, sabi nga natin, bilang panganay kong anak, nakita ko sa iyo na bukod sa matalino, magandang lalaki ka, mahal sa ama ko. Mahal sa ama ko. Eh, kita ko naman na pag may ginagawa kang isang bagay, pine-perfect mo rin, parang ako. So, ibig sabihin, kita mo, pag naglalaro ka ng basketball, pag naglalaro ka, kita kita mag-practice pa mula madaling araw hanggang gabi. So, kita ko na pag may ginagawa ka, hindi maaari hindi mo ito ma-achieve. So, nakita ko rin, kita mo, pag-witch mo lamang, talagang pinagtutuunan mo ng pansin, maghahanap buhay mo, ganun din. So, ito kasi yung pinakang mga qualities na kailangan natin. Na pagka willing to learn ka, nakipag-communicate ka, at nahingi ka ng advice, so, ang maganda lang nun, Kuya Mark, pagkahingi mo ng advice, ikaw nagde-decide on your own, tapos igagalang na ito ng lahat. Yes. So, yun yung nakita kong qualities na isang tunay na leader na nakita ko agad sa iyo. Yan, pare-pares tayo, yun palang gusto ko rin marinig. nakita ko sa iyo. Ano po ang maipapayo mo naman sa akin bilang isang ama at bilang isang punong lungsod na aking susundan? Okay, sa akin, Kuya Mark, ano lang, tama lang kasi na nakita ko sa iyo na pag ikaw ay naglilingkod, nagmumula sa iyong puso. So, ibig sabihin nito, hindi yung kaya gusto mo lang tumulong, may gusto ka lang achieve. Mas nakikita ko kasi sa iyo, pag kahit ikaw pagod na, nauwi ka dito sa bahay, makikipagkwentuhan ka sa amin ng iyong ina, si Maji, na binabanggit mo sa amin, napakasarap, Papa, ng feeling na natulungan natin itong mga na-ospital, natulungan natin itong mga mahihirap, nakatulong tayo sa kapwa-tao. So, ang mas maganda kasi na pag nagbibigay ka ng servisyo, yung nagmumula sa iyo sarili. At ang isang advice ko lang sa iyo, Kuya Mark, nasimulan mo naman kasi ng tama itong ating politika.
kahit ito ang pinakamadumi na sinasabi nila sa playing fields na kahit anong bagay. At least, kung sa panahon ko, nasimulan ko ito ng tama, tatapusin ko ng tama, ang i-advise ko lang sa iyo, simulan mo din ito ng tama. Ibig sabihin, kung ano ang sa palagay mo na hindi ka nakakasakit, tama sa paningin ng ating mahal na Panginoon, tama sa paningin ng ating kapwa, simulan mo. Yung hindi tayo nakakasakit sa kanila, hindi tayo nakakargabyado, ang talagang tunay na gusto lang natin ibigay sa kanila ay ang pagbibigay ng tamang serbisyo. So, ibig sabihin, Kuya Mark, you're on the right track. Yun. So, yun po maganda kasi maganda yung foundation muna yung nabibuild. Everything follows. So, napakaganda naman po ng ating foundation natin. Unang-una, kita ko naman po na napakaganda na ginawa ng aking ama. At syempre, yun naman po ang standard na susundan natin. At syempre, gagawin natin ang best natin na mas mahigitan pa. Thank you, Papa. Kita nyo naman, napakadami ko pong natutunan sa aking ama, sa ating ama, kay Mayor Roderick Dondon Alcala. Finally, I can say na kahit ako po ay nag-decide na susunod sa kanyang yapak, wala na po akong regrets dahil sa mga natutunan ko sa kanya at nakita ko kung gaano kalaki ang puso niya pagdating sa pagsiservisyo sa lungsod ng Lucena, na akin naman pong sisiguraduhin na ipagpapatuloy kung sakali man po ako po ay pagkatiwalaan nyo. Sana po sa atin pong lahat, tayo po ay laging mag-iingat.